ko sa kanilang lahat. Napakasaya ko po at ako ay naging parte ng inyong 40 years anniversary ng Virgen de los Remedios dito sa Dila-Dila, Santa Rita, Pampanga. Samahan niyo po ako sa pagtalakpak sa mahal na Virgen na talaga namang hindi nagpapabaya sa atin. Ako rin po ay isang deboto sa mahal na Virgen. At naniniwala po ako na siya ang nagpadala sa akin dito upang ibahagi ang regalong ito ng pagpagpagaling. Kami po ni Mama Mary ay hindi magkakompetisyon. Kami po ay magkaalyado. Kami po ni Mama Mary ay iisa ang pinagalingan ng gift. At yan ay walang iba kung hindi si Jesus na nagpadala po sa akin dito sa inyo sa umagang ito upang ipaalaala. Yan naman po ang aking trabaho. Ang aking pong trabaho ay hindi kayo pagalingin kung hindi ipaalala sa lahat ng mananampalataya sa buong mundo na ang Diyos ay naging totoo sa kanyang pangako. May pangako kasi ang Diyos bago siya umalis. Ano ang sabi niya? Hindi ko kayo iiwan hanggang sa huling panahon. At yan po ay nagaganap kapag ka tayo ay dumadalo sa misa. Kaya po may kagalingang nagaganap. Maraming kagalingang gumaganap. Halos linggo-linggo na sa iba't ibang parte ako ng mundo. Sa isang linggo, nandun na po ako sa Italy. Sa susunod naman linggo, nandun ako sa Holy Land. Noong isang linggo naman, last week, I was in Nueva Vizcaya. A week after that, I was in Cebu. Halos linggo-linggo, alam nyo, iisa ang aking nakikita. Ang tao ay mahal ng Diyos. At kayo ay isinadito. At ang ating Diyos ay talagang nagpapagaling ng may sakit. Nung buong ako'y nasa Cebu, sa kalagitnaan ng Misa, may sumigaw, Father, nakakakita na po ako, dating bulag, nakakita. Amen. Nung isa namang linggo, ako po ay nasa Nueva Vizcaya. Mayroon naman po doong bata na ipinanganak na pipi at bingi. Mga kapatid, itong batang ito na pipi at bingi, simula na ipinanganak, bago ko bigyan ng communion yung lola, nakarinig at nakapagsalita ang bata. Amen. Yun naman pong isang buwan, nandun ako sa Palawan. Meron po doong mama na nahulog sa niyog. Mahigit na 2 taon na ito pong mama na ito ay bedridden. Kahit umupo, hindi niya kayang gawin. Nakahiga po siyang kumakain, doon po pinaliliguan. Kung si Brother Leo na nagkakamera, nakunan niya. At saka nung araw na yon, dahil napakaraming tao sa gym ginawa, kitang-kita ng lahat kung papaano yung bedridden ay tumayo at naglakad instant pagkatapos pagalingin ng ating Panginoon. Amen. Yan po mangyayari. At yan po ang dapat nagaganap lagi-lagi sa harapan ng Panginoon. Pero ito ay parang nawala. Hindi dahil sa ang Panginoon ay nagbago. O hindi dahil sa ang Panginoon ay nagtampo. Kung hindi dahil tayo ay nagkulang sa pananalangin, sa ating pagsamba. Minsan tanungin niyo ang inyong sarili, kailan ba kayo nagdasal? Na sa pagdadasal ninyo, ramdam niyo ang Panginoon ay nasa katabi niyo lang.
kayo nagdasal na pagkatapos niyong magdasal kayo nakatulog na kayo inaanto. O kailan kayo nagsimpa na kayo'y walang interest sa sinasabi ng pare. Kailan kayo nagsimpa na kayo'y tamad na tamad magsimpa. Kapapasok ka lang, gusto niyo lang umuwi agad. Kaya mo po ito ipinaaalala sa inyo dahil tayo ang nawawalan. Sa tuwi tayong bibigyan ng pagkakataon ng Diyos na magdasal, sumimba, dumalo ng misa, pero tayo ay hindi nakapokus sa Kanya. Tayo ang ating isip ay kung saan-saan lumilipad. Hindi niyo ba minsan napapansin na kahit kayo dalo ng dalo sa simbahan, nakikinig kayo sa pare, pero walang epekto. Galit pa rin kayo. Pagkatapos niyong umatid ng misa, parang walang nangyari. Gulo pa rin ang inyong isip. Pagkatapos niyong dumalo ng misa, walang nabago sa inyong ugali. Hindi rin ba kayo minsan nagtatanong, bakit kung sino pa yung nasa simbahan, siya ang napakatatapang? At yung sinong simba ng simba, sila ang numero unong chismosa. Kung sino yung simba ng simba, siya yung may matinding galit sa dibdib. Tanungin nyo yan. Ang dapat sanang mangyari, pag narinig nyo ang salita ng Diyos, ito ang magpapabago sa inyong buhay. Ang dapat sanang mangyari, pagka kayo tumalo ng misa, magkakaroon kayo ng direksyon, mawawala yung mabigat na inyong nararamdaman. Magliliwanag ang inyong isipan. Nung po ako'y nagmisa sa General Santos sa Mindanao, hindi ko alam na ang karamihan palang dumadalo dito yung mga Muslim. Pagkatapos ng misa, may isang Muslim na yumakap sa akin. Ang sabi, Father Suarez, hindi po ako Katoliko. Ako po'y isang Muslim. Pero ang masasabi ko, ang sarap ng aking pakiramdam habang ako'y nakikinig sa iyong misa. Alam nyo, sa halip na ako'y matuwa, ako'y naawa. Kanino? Hindi sa Muslim, kung hindi sa mga Katoliko. Dahil hindi ko ito narinig na sabihin ng isang Katoliko, Father, ang sarap pala ng pakiramdam na dumalo sa misa. Sa isa pang Muslim, ang gagaling ang salitang, ang sarap ng pakiramdam na dumadalo sa misa. Bakit masarap ang pakiramdam na dapat nating maramdaman? Dahil nandito ang Panginoon. Nandito ang Diyos na ating sinasamba. Nandito ang Diyos na sa ating magpapagaling. Alam natin lahat yan. Alam natin lahat yan sa ating isip. Pero kulang tayo sa pakiramdam. Lumayo ang ating puso sa Panginoon. Kaya tayo, mga kapatid, kadalasan nanghihina. Lalo-lalo na sa panahon ng pagsubok. Kaya minsan ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Panginoon, marami pong salamat. Marami nagkasakit. Ngayon, nasa simbahan na silang lahat. Minsan kung hindi pa magkakasakit, hindi sisimba. Tamo pag healing mass, punong-puno ang simbahan, nag-aapaw-apaw. Kahit siksikan, nagtitiis. Ngayon may sakit, ang aga-aga sa simbahan. Pumupulas ay si Father Suarez nandoon, nandong lahat. Pare-pareho ang misa. Ito ang ibig kong sabihin. Iisa ang Panginoon, iisa ang daloy ng grasya. Pero kadalasan, kailangan na tayong paalalahanan. Taas nga ang kamay dito na gustong humaba ang buhay. Taas! Gustong humaba ang buhay. Yung gustong mabuhay ng matagal, taas yung gumaling. Yan. Palakpakan ng Diyos.
Yan din po ang gusto ng ating mahal na Birhen, kaya nga siya ay Del Remedios, De Los Remedios, Our Lady of Remedy. Gusto niyang tayo ay mabiyayaan, mabigyan ng remedy. Ano ba ang remedy? Kasagutan, kagalingan. Virgen de los Remedios, Our Lady of Remedy. Total, itinaas niyo ang inyong kamay, gusto niyong humaba ang buhay. Mga kapatid, bakit natawa na kayo? Parang alam niyo na ang aking sasabihin. Wala naman pong masama sa mangarap na humaba ang buhay. Pero, gusto niyo rin lang humaba ang buhay. Sana kung kayo tatagal sa mundong ito, gumawa na tayo ng mabuti. Yung bang hindi tayo mabigat sa lipunan, hindi tayo problema ng ating sambayanan. Total, gusto niyo rin lang namang humaba ang inyong buhay. Ang sabi nga ni Jesus, I came here so that you might have life and live it to the full. Lubos-lubos na natin. Napakasarap mabuhay sa mundong ito na masayang, walang kaaway. Tigil-tigilan natin yung pakikipag-aaway, yung siraan. Yung, alam nyo, ito ang masakit sa ating mga Pilipino. Pinag-aaway at pinaghihiwalay tayo ng politika. Ilan dito ang dating magkakasamahan, dating magkakapitbahay, magkakaibigan, dahil sa politika, ibinoto lamang yung isa, nagkaaway na hanggang ngayon, hindi nagkikibuan. Tigil-tigilan natin yung inggit at paninirang puri. Hindi po maganda yan. Alam nyo, itong inyong ipinagse-celebrate na 40 years ay napakahalaga. It is parang sabihin na natin, Jubilee, Rupee Celebration. Dapat talagang ipaghanda na kaapat na pong taon ng simbahang ito ang pagkaganda-ganda. Ito po ay hindi kay Father, ito po ay sa inyo. Pero ang maganda sana ay ganito, kung tayo mabubuhay sa mundong ating ginagalawan, sana wala na yung hinanakit. Sana po kayo'y may ngiti sa inyong mga mukha. Hindi po lagi kayo nakabuntong hininga. Hindi po lagi kayong puputok ang galit sa dibdib. Hindi po maganda yan. Sayang ang healing. Noong kung isang okay, bago-bago pa sa akin pagiging pare, may nagpadasal sa akin. Totoo itong nangyari. Pareho po sila na-stroke, magkaibigan. Noong na-stroke, nalaman ako ipupunta, pinray over ko. Yung isa, hindi pa tapos ako magdasal, lumakad na. So nainggit yung katabi, Father, ako rin, palakarin mo. Para mo ng awa, so hinahilang aking damit. So kung tanggalin mo yan at ipipray over na kita, my goodness, natapos ko ng lahat ang dasal na alam ko, pawis na ako sa init, walang epekto. Naku, lalo akong hinila, Father, hindi kita bibitawan hanggang hindi ako nakakalakad. Sabi ko, naku, malaking problema ito. Ano pa? Ano ka naisip ko? Tanungin ko siya kung may galit siya sa dibdib. Sabi ko, ma'am, mayroon ka bang sama ng loob sa iyong dibdib? O taong hindi mapatawad? Alam mo ang sabi niya sa akin? Father, there is no way I will forgive my mother-in-law. So ako'y, sabi ko, my goodness, so matindi ang galit dito. So ipoprocess kita, sabi kong gano'n. Ano ba ang problema mo sa iyong mother-in-law? Ay naku, Father, napakapakialamera. Pag-asawa na kami, pinakikialma ng aming buhay. Kaya kami tuloy naghiwalay. Nung tinignan ko ang mukha niya,
Pa, hindi ka na naman bata. Ma'am, nasaan na po ang mother in law no? Father, 30 taon akong patay. My goodness. Ilan sa atin ang ganyan? Hindi makapagpatawad. Hindi po masaya, maganda yan. Makabigat na lahin yan. So sinasabi ko sa inyo, kayong nandito ngayon, kung gusto niyong gumaling, kailangan po kayo'y magpatawad din. Father, napakasakit ang ginawa sa akin. Di bali na. Walang nag-aagawang mabuti ang pagkapanim ng galit. At bakit kayo dapat magpatawad? Dahil yun ang sinabi ni Jesus. Alam niyo ako, maraming naninira sa akin. Siyempre, natatawad ko na rin. Minsan sa mundong ating ginagalawan, wala kang gawing mabuti. Ginawa mo ng lahat, mali ka pa rin. Sabi nga sa Biblia, matuwa ka kapag ka ikiginagawa. Pasa Diyos mo na. So ngayon mga kapatid, sa misang ito, ito ang ating gagawin. Lahat ninyong mga problema, lahat ninyong sakit, ibibigay natin sa Diyos. Iaalay natin ito sa Kanya. Bakit dapat natin ialay lahat sa Kanya? Dahil wala tayong magagawa. Halimbawa, ikaw may arthritis, ikaw may kidney disease, ikaw may heart ailment. Kung ikaw'y mag-isip na mag-isip, ikaw'y gagalingin, lalo kang lalala at mamamatay agad. Wala pa akong nakita ang taong nag-isip na mag-isip, gumaling. Nadadali ang buhay ng isip ng isip. Kung gusto niyo tumali ang inyong problema, ibibigay natin yan sa Diyos. At ang ating Panginoon, ibdadali niya sa langit. So, yan po ang aking sabi sa inyo. Kung kayo'y may sakit, ibigay niyo yan sa Diyos. Yung inyong arthritis, rheumatism, diabetes, at huwag na kayong mag-alala. Bakit ba sinasabi ng Diyos na huwag mag-alala? Dahil mga kapatid, wala namang nagagawang mabuti ang pag-aalala. Father, nasanay na ako mga problema. Pinanganak yata akong katabi na ito. Okay, bibigyan ko kayo ngayon ng problema. Total, kailangan namang palitan na. Dahil may mga taong nasanay nang mag-isip ng problema. Pagkagising ng umaga, namumroblema na. Hindi sanay na walang problema, may ganong tao eh. Hindi masaya na walang problema at hindi masaya na walang iniisip. Okay, ganito ang inyong gagawin. Ang inyong problemahin ay kung paano kayo maliligtas. Kung paano kayo magiging mabuting tao. Kung paano tayo magiging banal. Kung paano mawawala ang galit. Kung paano kayo hindi magiging chismosa. Kung paano kayo hindi magiging mag-iisip ng masama sa kapwa. May mga tao, alam nyo, I'm so naive. Akala ko lahat ng tao mabubuti ang iniisip sa kapwa. Marami palang tao, ang unang dating sa kanila ay negative. Wala pong nagagawang mabuti yung pagiging negative. Ano ba ang negative? Yung nag-iisip ng masama. Yan ang inyong problemahin kung paano sa paggising nyo sa umaga, maganda ang inyong iniisip. Yan ang inyong problemahin. Problemahin nyo kung paano kayo hindi magiging sinungaling. Pero karamihan sa atin na parang nasanay ng magsinungaling. Ang problemahin nyo rin ay kung paano matitigil ang inyong pagiging palamura. Alam mo, may mga taong mahilig magmura. Kung paano kayo hindi magiging matapang. At problemahin nyo rin ito, kung paano kayo hindi magiging madamot. Selfish.
Alam mo, may isang bagay ako na-discovery. Itong si Father Jeff, nung kami babago-bago pa sa Pilipinas, may itinanong iyan sa akin, hindi ko masagot. Ang tanong niya ay ito, bakit may mga Pilipino na mabaho ang kilikili? Ay Diyos ko, hindi ko alam ang sagot. Ako'y nagka-crisis. Ako'y baka sa kinakain. Hanggang isang araw, dahil po ako'y nagka-crisis, ako'y nadidepress pag nakakakita ng basura. So doon sa aming baryo, mayroon akong pinatawag na Zero Waste Management Specialists. Anong ibig sabihin noon? Yung pong mga basura ay igagather pero gagamitin in a very productive ways. Tulad ng mga plastic, pagsasama-samahin. Yung mga naman nabubulok, pagsasama-samahin din, magiging fertilizer. So madaling sabi, ako'y may itinanong kasi may in-lecture siya na ganito eh. Father, itong mga nabubulok, at sama-samahin yan, ilagay mo lang yan dyan. In 3 months, fertilizer na. Organic pa. Oh, maganda to. Pero ang tanong ko, paano ito hindi mamamaho? Ang sabi niya, very interesting. Father, kailangan may erosion. Anong erosion? Yung may nalalabasan at napapasukan ng hangin. Ay nako, doon ko na pag-isip-isip. Ah! Alam ko na. Kaya pala mayroon. Mabaho ang kilikili. Yung palang tao na hindi nagbibigay madamot, laging nakaganyan. Tanggap lamang ang tanggap. Hindi marunong bumunot at magbigay. Mababaho ang kilikili niyan. Palakpakan natin ang Diyos. Yung kabig lamang ng kabig, walang erosion, hindi pumabasok ko. Subukan nyo. No, sinasabi ko ito dahil it is so good to serve the Lord. Subukan ninyo. And alam nyo, itong gift of healing na ito, natanggap ko kay bata pa. Siguro, interesado kayo kung paano na malaman na. Father, kung paano ka ba nalaman kayo may gift? Ako pa 16 years old. Pagka-graduate ko ng high school, may nakita akong lumpo. Flat. Naawa lamang ako. Pinuntahan ko, sabi ko, gusto mong i-pray over kita? Hindi ko naman inaakala na pag i-pray over ko, makakalakad. Ang dinasal ko po lamang noon ay ama namin, Aba Ginoong Maria at Luwalhati. Pagkadasal na pagkadasal ko in front of my very eyes, tumayo ang lumpo ng 40 taon at naglakad. Amen. Dalawampung taong mahigit na hindi ko po yung ginamit. Ayaw ko. Ayaw ko dahil ako'y natatakot. Malaking responsibilidad yan. Hanggang sa ako ay makapag-aral sa ibang bansa, bago ako nag-graduate sa Canada, bago ako ordinahan, 10 years ago, kinausap ako ng aking spiritual director at sabi ay,
nabalitaan ko ang ginawa mo sa isang babae dito. Dahil po doon sa Canada, may isang babae na ipinroclaim clinically dead. Pumirma na lahat, tatanggalin na ang mga puso, mata, lahat ng organ, idudonate na. Bibiyakin na. Naroon na lahat sa tabi ang mga container na paglalagyan ng mga organs. Ipinray over ko. Nakahanda na ang punerarya. Nakahanda na ang susuting damit. Nung ipinray over ko po ito, bigla kong nabuhay. Nagmulat ng mata. Hanggang ngayon buhay pa. After 11 years. Ang sabi po sa akin na spiritual director ko, Fernando, ang gift na iyan ay hindi para sa iyo. Para yan sa mga tao. Gamitin mo. Kaya po ako nandito ngayon sa Santa Rita, sa Dellavila, para gamitin sa inyo ang regalong ito ng Panginoon. Dahil mahal na mahal kayo ng Diyos. Alam niyo, sinasabi ko yan dahil, sabi ko nga, God, you're unfair. Dahil pag magpe-pray over po ako sa sarili ko pag ako'y may sakit, hindi po ako nagaling. Kaya nung una, sabi ko, baka naman hindi ito totoo. Pero sa dami na po nang nakita kong bulag, dingi, may mga cancer, hindi magkaanak, kahit sa television, kahit sa radio, nagaling. Sabi ko, totoo ito. So, ang ginawa ko po, naging open ako. At sinabi ko sa Diyos, okay, Panginoon, gamitin mo ako. Kaya po ako nandito, ipinadala ng Diyos sa inyong 40th anibersaryo ng Birhen del Remedios upang ipabigay at ipahagi sa inyo ang regalong ito ng Panginoon. At ang Panginoon ay umaasa na sana simula ngayon, kayo po ay maging isang masayang pamayanan. Mga kapatid, maikli lamang ang buhay. Mga kapatid, ang buhay natin ay hiram. Huwag natin itong sayangin sa galit. Huwag nito atin sayangin ito sa pakikipag-aaway. Gamitin natin ito at ang buhay na ito, sana tayo maging masaya habang tayo nabubuhay pa. May pag-asa pa. At ngayon, alam niyo mga kapatid, pagkatapos ng misang ito, kayo po ay mga bagong tao na. May bagong pag-asa, bagong pananampalataya, at bagong lakas. Katulad ng sinabi ko, pinapalalahanan lamang tayo ng Diyos. Pinapalalahanan kung gano'n na tayo kamahal. So ngayon po, magkakaroon tayo ng General Healing Prayer. Marami na dito ang gagaling, ngayon pa lang. Kumikit kayo ngayon. Close your eyes. At ilagay niyo ang inyong kanang kamay sa parte ng inyong katawan na may sakit. Kung yan ay inyong puso, inyong tuhod, inyong tiyan, inyong mata. At makikita niyo ang pagpapagaling ng Panginoon dadaloy sa altar na ito. Mapagpalang Ama, sa umagang ito, basbasan mo po ang lahat ng nandito ngayon. Pagalingin mo pong lahat ang mga nandito ngayon sa kanilang karamdaman. Panginoon, yung po may malabo ang mata. Touch their eyes. Yung may mga glaucoma, cataract. Marami po dito hindi makarinig. May tinnitus, may vertigo. Yung may sakit ang ulo, may migraine, may tumor. Lord, heal them. Marami po dito may diabetes. May kidney problems. That's their throat, O Lord God.
Masakit ang lalamunan. May mga sakit sa puso. May mga heart enlargement. May hapo, hindi makahinga. May asthma. Lord, heal them right now, one by one. May mga na-stroke, hindi makalakad, na-aksidente. Tanggalin mo pong lahat ang sakit sa kanilang tuhod, balakang, batok, paa, likod, balikat. Lord, heal them. Yung mga may cancer, may colon cancer, breast cancer, brain cancer, may cancer sa bones, Lord, heal them. Yung mga slip disc, pagpalain mo po sila. Yung may mga arthritis, rheumatism, gout, hindi may taas ang kamay, may ADD, ADHD, may psoriasis, skin disease. Lord, heal them. Marami dito hindi magkaanak. Lord, biyayaan mo sila ng anak. Lalo-lalo na yung mga taong may galit sa dibdib. Sana sila yung makapagpatawad, Panginoon. Yung mga may myoma, lymphoma, dysmenorrhea. Lord, heal them. Yung mga may pneumonia. Yung mga may cysts, Lord, marami dito may cysts. Sa dibdib, may goiter, may thyroid, may cysts sa likod, sa ovary. Lord, heal them right now, one by one. Yung mga may financial problem, yung mga may depression, basbasan mo po sila, Panginoon. Yung mga may mga Parkinson's, Lord, heal them right now. As we ask the intercession of Our Lady of Del Remedios, as we all pray, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pagpalang Ama, ngayong umagang ito, dito sa Wilhelm del Remedios Parish, sa Dila-Dila, Santa Rita, we are here gathered together in your name. We ask you to bless our Bishop Aniceto, our Pope Benedict, all the bishops and religious, at ang aming mayor, yung namumuno dito, lahat ng mga government officials, lahat ng mga volunteers at dumalo rito. At naniniwala kami, Panginoon, na kami ay makakatanggap ng kagalingan mula sa iyo kapagat hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon, at tayo po ngayon ay dadako sa pangalawang bahagi ng pagdiriwang, ang paghahantog ng mga alay.